ngayong gabi sa Veronica Files. Sa kabila ng mga isinasagawang earthquake drills at mga paalala sa media, handa na nga ba tayo sa The Big One? Sometimes you have to be scared to protect your assets. Nagulat ako, ba't ang lakas ng shake? I thought, ano lang, commotion lang sa next door. Habang tumatagal, mas lumalakas siya. Ano na nga ba ang naging resulta ng imbisigasyon sa gumuhong Chusan Supermarket sa Porac, Pampanga? For an earthquake, hindi siya dapat mag-collapse. It could be damaged, but it would give enough time for the occupants to evacuate. If you erase when tempered in the Philippine market, construction will cease. That is hogwash. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang malalimang pagsusuri sa mga problema at isyu ng bansa na aking itatala sa Veronica Files. Ano 'to, yung tubig dan? Marami ang nagulantang nang biglang tumama ang magnitude 6.1 earthquake sa kanlurang bahagi ng bansa noong 22 ng Abril nitong taon. Nitong Hulyo naman ay isang intensity 6 na lindol ang tumama sa Batanes na ikinasawi ng 8 katao at nagdulot ng pagguho ng mga kabahayan. Intensity 5.5 naman ang tumama sa lalawigan ng Quezon na naramdaman sa Kalakhang, Maynila nitong Setyembre. Sa kabila ng mga isinasagawang regular na earthquake drills sa mga tanggapan at paaralan, tila hindi pa rin maiwasan ng karamihan na mabigla at makalimutan ang dapat gawin sa pagtama ng isang lindol. Parang hindi pa namin sure kung lindol ba talaga or something lang yung naramdaman namin. Pero habang tumatagal, mas lumalakas siya. So some of my office mates medyo nag-panic na kasi nga po hindi kami prepared kasi wala kaming helmet. Na not usually sa ibang offices. Ah, pero ano yung nag-duck ba kayo? Pumunta ba under the table? Totally po hindi. Ah, hindi? Ang ginawa po namin agad is totally lumabas na agad ng building. Kasi usually pag earthquake, naka-stay still lang ako to see what's going on. Like, yeah. Is it gonna get stronger pa? So actually, nag-duck lang ako nung sinabi nung kasama ko na baba tayo sa table. Nung una, akala ko, parang nahihilo ako. Tapos parang gumalaw din yung ano namin, yung water dispenser. Tapos ako parang ano, iba na to. Eh parang nagtuloy siya mga 4 seconds siguro na paggalaw ako, nag-earthquake na. Paglabas ko ng ano namin, ng bahay, yung poste nagalaw na. Tapos pumasok ako ulit. Nag-shake talaga siya, so nag-panic na ako kasi ako lang mag-isa, given ako lang mag-isa. And I was driving, I was around Makati, Ayala Avenue, and then I saw people rushing out the doors ng buildings. The traffic wasn't that bad at the time. So, sabi ko siguro, may fire drill. Here. So, habang nasa car ka, hindi mo nararamdaman na yung medyo gumaganon yung kotse mo? Hindi po, actually. Ayon sa FIVOX, dalawang uri ng paggalaw ang mararamdaman kapag lumindol depende sa layo mo sa epicenter nito. Pero, kapag malakas yung earthquake, mararamdaman natin yung up and down motion. Pero pag hindi malakas yung earthquake, kung moderate size lang ang earthquake, halos hindi natin maramdaman yung up and down, sideways ka agad. Dito sa kanilang earthquake simulator, ipinapakita ang epekto ng isang lindol sa loob ng bahay. Yung up and down motion, medyo ang gumagalaw lang yung mga light na mga bagay na kapatong sa mesa, for example. Tapos yung horizontal, yun na yung destructive actually sa isang malakas na lindol. No? So doon na nagkakaroon ng mga failures sa mga buildings. Payo ng FIVOX, bumaba at lumabas ng gusali matapos maramdaman ng lindol at pumunta sa open space o ligtas na lugar. Actually, dapat bababa ka kasi in few minutes pwede magkaroon tayo ng aftershock. Pag nagkaroon tayo ng malakas na earthquake, just sa mga aftershock, pwedeng mag-collapse na yung building. Hindi pa rin daw ligtas sa panganib ang mga nasa loob ng gusali o kabahayan kahit na tumigil na ang unang lindol. Kaya nga, dapat pag nag-evacuate ka ng building, dapat medyo calm ka, hindi ka dapat nagpapanik. Dapat presence of mind, alam mo pa rin kung ano yung mga dinadaanan mo. Tapos, most important,
dapat kinocover mo yung head mo. During evacuation, pwede kang matumba, tapos ma-hit ng isang bagay yung ulo mo, pwede kang ma-unconscious. Saan ka ba dapat pumunta kung nakatira ka sa isang high-rise building at lumindol, paakyat o pababa? Ayon sa PVOX, mas mainam na bumaba dahil kapag sumiklab ang sunog, mas mahirap makaligtas. Sa Japan naman, pinapayuhan ng mga nasa upper floors na sa tuktok ng building magpunta dahil kapag nagka-tsunami, hindi ka mahahagip ng tubig. Maalalang kabilang sa matinding tinamaan ng lindol noong Abril ang Porac, Pampanga, kung saan gumuho ang Chuson Supermarket na ikinamatay ng 5 katao. Ano na nga ba ang nangyari sa imbisigasyon ng pag-uho ng Chuson Supermarket? Napag-alaman naming may 600 pahinang report ang isinumiti ng mga imbisigador kay Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar. Ayon kay Secretary Villar, inirekomenda niya sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng Chuson Supermarket at sa contractor nito dahil sa umano'y paggamit ng substandard materials at maling pagdisenyo ng gusali. We recommended a filing of charges against the owner kasi meron naman talagang findings based. The construction is substandard. So meron talaga kaming technical findings and we submitted this to the DOJ and we recommended that there be a filing of charges. Meron talagang substandard. And of course it's up to the investigation to see kung sino ba talaga ang kung sino may kasalanan, kung yung contractor, kung yung owner. I leave that to the authorities to investigate. Nakausap namin ang structural engineer na kinuhang consultant ng DPWH sa imbisigasyon ng gumuhong Chuson Supermarket. Usually kasi for that type of earthquake, if it was properly designed or constructed using the correct standards, hindi siya dapat pa magkocollapse. It was, I think, magnitude 6. So usually we're designing the buildings up to magnitude 7 or more. Sa pagsusuri ni Engineer Eric Season sa gumuhong gusali, isinantabi niya ang unang teorya na malambot ang lupa kaya gumuho ang gusali. In terms of soil, wala. Usually there's signs that you can say you can see during the site or malalaman mo rin na kung may settlement yung soil, kung may tinatawag na liquefaction. So well, in this case wala kasi. Wala so nakitang ganun soil. Yeah, it's not the soil for one, it's not the soil. May mga nakita daw siya sa gusali na maaring kabilang sa mga dahilan ng pagbagsak nito. When we did the inspection, one of the things that I noticed was yung harap niya kasi naka-cantilever or naka-overhang siya. Kumbaga, yung isang side lang yung may poste. Tapos naka-parang balcony. 3 meters yung haba. So, kumbaga, yung haba nung from ang typical floor to ceiling natin just for reference is usually yung isang floor would, itong height na to is 3 meters. So imagine niyo 3 meters na naka-suspend. So yung, kaya kung nakita niyo yung picture, parang yung nag-fail siya, papunta ron sa harap eh. Kasi yung buong harap na yun, naka-cantilever, naka-suspend. Pero kahit na ganitong disenyo ng gusali, may mga pamamaraan daw para hindi gumuho ang struktura kapag lumindol. For an earthquake, hindi siya dapat mag-collapse. It should... Yes. It could be damaged, but it would give enough time for the occupants to evacuate. Yes. So dapat pwede siya mag-sustain ng damage pero hindi siya dapat mag-collapse. Inisa-isa ni Engineer Siso ng mga factors na maaring nagdulot ng pagguho ng Chuson Supermarket. Maliit yung dinesign niya na column. Oh. Or sa construction, sabi sa design ganito kalaki yung size dapat. Oh. Maliit yung nagawa ng contractor, hinabol nila ng concrete cover. But for one, this is something na hindi siya dapat, yung type ng failure, and may kita dun because of the failure, ang laki nung concrete cover niya. The spacing of the ties, yung stirrups niya. Sa details, mas masinsin yung tile, yung stirrups niya pagdating sa joints. Kaya nakita niya, di ba dun siya pumuputok sa bandang connection ng beam tsaka column. Yes. So usually, doon malakas yung during an earthquake, malakas yung concentration ng forces doon sa joint between the column and the column and the beam. Mm-hmm. Ang stirrups ang ginagamit para pagbikisin ang mga steel bars. You have here, as I mentioned, you have the spacing of the rebars, the strength of the concrete, mm-hmm. the strength of the steel, mm-hmm. the size of the column. So ang daming factors.
Idinagdag pa ni Engineer Season na dalawang bagay ang maaring nagpabilis sa pagbagsak ng Chuson Supermarket. Either one of the two, either the construction or the design itself. Tapos, yun nga, even the columns, without even doing any analysis yet, when we did the ocular inspection. Yeah. As an engineer, meron ka ng feel na pag ganitong type ng building, ganito more or less yung size dapat niya. Yeah. Parang maliliit talaga yung sizes ng columns tsaka ng beams na ginamit. Yeah. Tapos I believe there was may sinasabi rin na the, kasi yung baba yung grocery, I think the warehouse was, yung storage nila was placed on the upper floors. Yeah. Yung weight noon. So, ang tanong, was it considered in the design na yung storage niya was ilalagay sa second floor? Ipinaliwanag ni Engineer Season na tulad ng nangyari sa Bohol earthquake noong 2013, gumuho ang mga gusali dahil sa hindi pagsunod sa mga polisiya na nakasaad sa National Structural Code of the Philippines. The buildings that we saw na nag-fail, nagkaroon ng damage, is because hindi sila nagsumunod dun sa provisions ng code. So yung kaninang pinakita ko, example na lang, yung concrete cover, yung spacing ng stirrups. Halos lahat ng structures na nakita namin, ganun lahat ng failure. Yung typical cause ng failure niya are because of those parameters that's in the code na hindi sinunod either sa design or sa construction. Si Engineer Emilio Morales ang may-akda ng research paper na A Clear and Present Danger. Base sa kanyang pagsasaliksik, mapanganib ang paggamit ng quench and tempered rebars sa mga gusali dahil ang Pilipinas ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire. Ayon kay Morales, bagamat ang mga structural engineers ay hindi naman liable sa ilalim ng batas na tiyaking hindi guguho ang isang gusali sakaling lumindol, responsibilidad pa rin nila ang tiyaking may sapat na panahon ng mga tao na mag-evacuate. The code mandates that the structural engineer should be able to properly design it in accordance with the state of practice and the state of the art to ensure that there is ample time for evacuation of the buildings. Which, back again, to quench tempered, probably not. Sa iyong palagay, ilang segundo ang kakailanganin mo para lumabas sa iyong tinitirhan o pinagtatrabahuhan kapag lumindol ng malakas?